Hello mga kalabi, galing po tayo ngayon kay Ate Ninita. Medyo dadaan muna po tayo ngayon dito kay Kuya Ileo Raposon. At alamin natin ang kanyang kalagayan. Tara mga kalabi. Hello po. Ay. Hello po. Ayun, nagluluto sila mga kalabi, no? Ayan. Tao po. Pasok na lang kayo. Ay, pasok na po kami. Ayan, hello mga kalabi. Pasok na po tayo sa bahay ni Kuya Ileo Raposon. Hello po kayo. Tungin na po ako. Ayun. Hello. Hello po. Hello. Magandang araw po. Magandang araw din po sa inyo. Opo, si baby girl, Madam Labby. Ay, kayo pala. Opo. Kayo, ano pong pangalan nyo? Opo na po ako, ha. Ano pong pangalan nyo, tay? Ellie. Ellie po. Ellie. Ileo Raposon. Ilang taon na po kayo, tay? Senior na. Senior na, tay. Mga... 60 na. Nag-60 na po nung... Ilang pulat ang anak niyo tayo? Siyam ba ka? Siyam. Walo. May mga pamilya na rin po. Dalawa po. Ah, bali dalawa po yung parang kasakasama. Opo. Pagkasunod na bunso. Magkasunod po. Bali, taga saan po kayo tayo? Bicol ako. Ah, Bicol po kayo? Opo. Sige, huwag kayo masyadong malikot tayo. Baka matunda kayo tayo. At Bicol Albay po kayo? Bicol Albay si tatay. At ano, matagal na po kayong ano? Hindi umuwi sa Bicol? Umuwi kami dito, 20... Matagal na ako. Nakauwi na ako noon nang namatay yung kapatid ko. Doon ako nakauwi. Yun, mga 2009, ganun pa. Tapos buhat na din ang nakauwi ng Bicol. 2008, namatay. 2008. Tapos hanggang ngayon po, hindi na kayo naka-uwi po ng Bicol. Hindi na, matagal na. Ano pong nangyari sa inyo, tay? Ay, huwag ako. Nagtatrabaho ko sa Robinson. Bigla lang akong natumbaro na. Hindi ko na malayan. Hanggang sa gumagulong na ako, gumulong pala ako doon sa elevator. Ah, sa elevator po? Buti na lang, hindi ako nadali ng mga... bakal, doon ang mga sulid pa naman ang bakal yun. Pabuti mayroon daw sa akin, mayroon nakakita yung kasama ko. May tumulong sa akin na puting-puti yung kausuutan. Opo. Yun, tinulungan daw ako noon. Bago, yun na nilalabaran na ako nila sa hospital. Namatay nga ako nila eh. Nakarating na nga ako ang pangalawang buhay. Nung mga araw na yun po? Mabuti. Pinauwi ako ni San Pedro. Please. Ibig sabihin po tayo, nung na-accidente po kayo, nung taong, ilang taon na po nakalipas nun? Mayroon naman tatlo. Mga tatlong taon na po. Inabot nung na-accidente si tatay. Ah, 2008 din po. Ilang taon na? 18? 18 na nakakumpisan ko. Oh, dilagal mag-anan. 20 na po ngayon. Dalawang taon na. Dalawang taon na nandito si tatay, naka-ano siya. Wala rin din ako nakapag... Hanap buhay po, no? Hanap buhay? Opo. Kasi, anong nangyari po yun doon sa pinagtatrabaho niya? Nung last niyang natake siya, doon siya nagtatrabaho sa Robinson. Robinson sa Manila po? Hindi, dito sa Balanga. Ah, dito lang sa Balanga. Yung itong pangalawa, ngayon lang taon na to. Pagkos 8, hindi siya pangalawang natake. Ayan na. Natake na po siya. Ayan po si Tatay Leo Raposon. Siya po ay taga Bicol Albay. Kuya Tatay, wala po ba kayong mensahe sa mga may nakakapanood po sa atin ngayon? Baka meron po kayong gustong sabihin.
Bakit po may mahiya tayo? Pagkasakaling meron may mga magagandang loob dyan. Baka matulungan ko ako. Gusto ko nang makapagtrabawa eh. Mahirap itong patlayan mo. Opo. Sanay kasi ako sa pinapawis. Sige tayo, magsalita po kayo tayo. Maraming yung may nakakapunod po sa inyo ng mga mabubuting loob. So baka matulungan po kayo. Hindi tayo, huwag po kayo mahiya tayo. Sige tayo. Wala naman tayong dapat ikahiya tayo dahil ito, medyo lahat naman to, totoo lang, totoo naman lahat. Kahit sa pagsalita ko, medyo ako nahihirapan po. Okay lang po yung tayo, naiintindihan naman nila yung tayo. Sabihin mo tayo kung ano yung nasa puso mo, nararamdaman mo, anong gusto mo sabihin sa kanila tayo. Maraming nanonood po sa atin ngayon at manonood ka rin. Anong mensahe niya po tayo? Wala po kayong kahilingan tayo? Pagkasakaling mayroon sa'yo makatulong. Gusto ko mga pag-anak buhay. Nakawa ko sa itong mga hindi na buhay. Ito mga patirap yan. Wala ang pangbayad eh. Gusto niyo pong magpa-therapy? Basta wala daw pong pangbayad si tatay. Gusto niyo pong magpa-therapy para sa ganun daw po, ay gusto niyo pong makapaghanap buhay uli. Naaawa na daw po siya sa pamilya niya. Hihirapan po si tatay sa kalagay niyo. Sige tayo, magsalita po kayo tayo. Dudumi ako, uwi ako, gigisingin ko ito kaya tulog na tulog. Opo. Naawa na ako ay. Naawa na din po sa misis niyo. Pero napakabuti niyo dahil andyan siya para alalayan kayo. Maalagaan po kayo. Di po kayo pinapabayaan. Dapat pala si tatay nagpa-pampers na lang, no? Ay, pampers. Diaper po pala. Sorry po. Diaper. Gatas. Nasospital ako. Naka-diaper lang ako doon. Opo. Nay, medyo nahirap pa si nanay si tatay magsalita. Ikaw na lang po tatanungin ko, Nay. Nanay Alice, ano pong gusto niyong sabihin? Ano pong mensahe niyo, Nay? Mensahe ko lang po na kung meron po sa amin makapunatulong. Dahil po, itong asawa ko po, nahihirapan na po. Ilang buwan na po siya na labas sa ospital. Gusto ko man po siyang pa-therapy. Wala man po akong perang tambayan. Dahil po, mga ilang araw din po yung buwan niya sa pag-therapy. Tsaka po yung kulangan po sa kanya yung sa pagkain niya, sa gamot, yun lang po, tsaka yung sa diaper niya po, kasi po, binibigyan naman po kami ng mga anak namin, kulang din po. Hindi po nasasapat, hindi na po nabibigyan po kami ng mga anak namin. O baka po nahawa din po ako sa kanila eh. Nahihiya po kahit sa pamilya ko po sila. Nahihiya din po ako maghingi sa kanila. Hindi po kong magkukusa po sila. Ipapasalamat na lang po yung kanila. Hingira po nang dinaranas na po ng asawa po. Kaya gusto po sana pa-therapy po siya.
yung kapatid ko po nagpupunta po rito. Masalamat po ako, may pambito po siya. Doon ko lang po nalalaman yung kundugo niya. Hindi man po na bababa yung dugo niya. Nakaaras po yung dugo niya. Mataas po lagi ang dugo niya. Hindi po bumababa. Sana mo po kahit na konti lang po matulungan po itong asawa po. Ayun po mga kalabi, ang mensahe po ni Nanay Alice at ni Tatay Ileo Caracason. Kapag po ba niya therapy siya, may pag-asa po siyang makalakad po ulit? Para may konti kasi nakakuan, nakasaktan yung kardiyak ng katawan. Ay, yung na-stroke po, nakakaramdam pa. Kumbaga nakakaramdam pa siya, nasasaktan po siya. Yan ang gusto ko sana, dapat ako sa'yo makasera kita. Opo, para ano. Kuan, bibigyan ako ng mga anak niya sa katla. Kumbaga nabigay ko lang na dapat na yung diaper, limang diaper. Opo. Kuan na yung gatas niya, yun na lang. Gatas niya po, berbrand, gano'n? Oo, malaki naman yun. Opo, saan ko kasi makapaterapi kung opo. Mahal po ba yung therapy? Ang sabi ko na stroke na yung ama, yung isang araw daw sa 300. Ang therapy, no? Hindi mahal ang buong araw. Isang linggo isang therapy, hindi tulad na dapat daw sana yan. Matagal na isang nakuhan na therapy. Pagkalabas niyang kuha, dapat napatira ko na daw siya. Ay talaga, yung pera namin nung pagkalabas, pinabili lang namin gamot. Gamot po. Siyempre, mas po importante ang gamot. Importante yung gamot niya. Pagkalabas, dapat niya kanon eh. Po. Ayan po, ayan po ang misa ni Nanay Alice at ni Tatay Eleo. Kung sakaling ano daw po siya, therapy, may pag-asa pa po siyang makapaglakad. At yun ang gustong-gusto niyang mangyari, yung makapaglakad na po siya nang sa ganun ay makapaghanap buhay na po daw siya uli. Gusto niya pong makapaghanap buhay ulit dahil naawa na po siya sa pamilya niya. Naawa na po siya sa mga anak niya, sa misis niya. Gusto niya na pong gumaling. Tama yan tayo, laban lang tayo. Mali mo, may makapanood sa atin ngayon. May mabuting loob na makapagbigay ng pang-therapy mo. Para sa tuloy yung paggaling mo po. Okay, tay. Papaalam na rin po kami, tay. Salamat po. Opo, maraming salamat din po. Maraming salamat po. Tay. Umayin po sila para mag-umalis. Sige po, hindi. Pusig naman po tayo. Huwag na mag-alala po. Sige po, papaalam na po kami. Maraming Alice. Salamat ulit, madam. Po na. Tama yan tayo, lakas ang loob mo. Therapy lang talagang ano ni tatay, no?